Okay po, paano tayo babawi sa tulog pag puyat tayo? Diba, yan ang problema natin. Gusto natin makabawi sa tulog kasi lahat tayo napupuyat. Ano ba ang bad effects ng puyat? Maraming bad effects ang puyat. Pag lagi tayong puyat, tuloy-tuloy ilang araw, mag-a-add lahat yan. Hihina immune system, mas magkakasakit. Mas mabilis magkasakit. Yung blood sugar pwede rin tumaas kung puyat. Yung timbang, mas tumataba yung puyat lagi. Kahit yung mga night shift, mas tumataba. Paano mas gutom tayo? Pag puyat, talagang binabawi sa pagkain yung kulang sa tulog. Yung pag-iisip natin kung puyat, mabagal din. Parang lutang yung isip natin. Yung pag nag-aaral sa school, mababa ang grade pag puyat. Pati sa trabaho, pangit ang performance kung puyat. Pag puyat, mas marami na aksidente. Okay, accident sa work, mas clumsy, at mas bad mood, mas mainit ang ulo pag puyat. May tinatawag na sleep debt. Ano sleep debt? Utang sa tulog. Pag inutang mo pala yung tulog mo na ilang araw hindi ka nakatulog, ay tuloy-tuloy yun. Kailangan makabawi ka doon sa inutang mo sa tulog. So meron tayong 10 tips para makabawi sa puyat natin. Number one, pag napuyat ka na ng ilang araw, siguraduhin mo sa susunod na araw, i-prioritize mo na yung tulog mo. Kailangan makabawi ka na the next day sa gabi. Number two, mas maganda ang tulog sa gabi kumpara sa siesta o tulog lang sa tanghali o hapon. Hindi nga maganda, hindi nga pinapayo matulog ng magsiesta ng mahaba eh. Kasi kung mahaba ang tulog mo, let's say, natulog ka ng alauna, nakatulog ka ng matagal, baka hindi ka na makatulog sa gabi. Kung gusto mo, power nap, ang power nap, mga 10 to 15 minutes lang dapat ang tulog para makatulog ka ba sa gabi. So, mas maganda tulog sa gabi kumpara sa tulog sa umaga. Number 3, bawas sa kape o caffeine. Yung iba, dinadaan sa kape. Binabawi, baka hindi ka naman lalo makatulog kung doon mo binabawi dahil puyat ka. Number 4, pag puyat tayo, mas gusto natin na sugar. Gusto ng matatamis, carbohydrate, donut, soft drinks, konting hinay-hinay sa matatamis, baka lalo lang tayo tumaba, magka-sugar high pa. Number 5, mag-ingat sa pagdadrive. Drowsy driving, delikado, marami nababangga. Prone talaga sa accident ang puyat. Parang lasing. Number 6, pwede maglakad-lakad sa ilalim ng araw. Maganda rin, nagpapaaraw-araw, lakad-lakad, maganda. Dami-damihan yung break sa trabaho. So, mas maraming break, mas easy-easy ka. Number 7, i-simplify mo yung schedule mo the next day. Kasi nga, kung mga meetings, konting bawas sa trabaho, yung mga madadali lang. Kasi hindi nga 100% yung utak natin. Baka magkamali kayo ng desisyon kung puyat. Okay, huwag magdidesisyon kung puyat, kung antok o kung galit. Number 8, kung mag-exercise ka ng puyat, dapat light exercise lang. Huwag yung mabigat na exercise kasi mahina na katawan mo eh. Baka matumba ka, 'di ba? Puyat na eh. Number 9, bawasan yung mental stress. Bakit ka ba napuyat? I'm sure marami kayo iniisip, marami pinoproblema kahit nakahiga, hindi makatulog yung utak mo, isip ng isip, 'di ba? Kaya nga paglampas na 6, 7 o'clock, huwag ka na mag-schedule ng mga meeting. Pag gabi na, sabihin mo sa misis mo, sa mister mo, huwag na tayo mag-away. Gabi na, huwag na mag-usap ng mabibigat na usapan. Pag gabi na, tulog na, i-schedule na lang next day na lang mag-usap. Okay? Pag na-stress ka, next day. Sabihin mo sa sarili mo, bukas 10 a.m. ko po problemahin ang problema. Ngayong gabi, tulog muna. Diba? Dinelay mo na yun para makatulog ka na. Number 10, kailangan maganda ang sleep environment mo. Dapat yung malamig, kalmado, tahimik. So, i-prepare mo maganda yung sleep environment mo. Yung unan, yung kutsyon, yung ingay, yung ilaw, di ba? And actually, may number 11 tip. Meron nagsasabi na yung pagtatalik sa mga mag-asawa, baka makatulong sa pagtulog. Bawas stress. Pero ito naman, kung may partner lang. Kung walang partner, hindi naman kasali itong number 11 tip. Ano ang mga home remedies at mga gamot na pampatulog? Okay? Ang simpleng home remedy na pamparelax, yung chamomile tea na sinasabi ko.
Chamomile tea, mainit, pamparelax yan. Isa pa, saging. Pwede ka kumain ng isa, dalawang saging, kunyari, konting gatas at saging. Warm milk, warm tea, pamparelax sa gabi. Diba? Huwag gumamit ng alak kasi kung alak, hindi maganda. Makakatulog ka nga, pero yung tulog mo mababaw. Mababaw ang tulog nung uminom ng alak tsaka masakit sa ulo, meron kang hangover. Kung gusto nyo ng supplement, pwede ang melatonin supplement. Baka makatulong sa mga jet lag, melatonin, over-the-counter naman ito na bibili. Vitamin B complex, yung iba binibigay, stress tablet, pwede rin naman. And lastly, merong sleeping pills, di ba? Yung sleeping pills na nire-reseta pa ng doktor, S2 license to, hindi ko gaano pinapayo eh. Kasi usually yung sleeping pills, pwede mo lang inumin siguro mga tatlong araw sunod-sunod. Yung mga Dormicum, Midazolam. Pag ininom mo na rin tuloy-tuloy, hindi na rin effective eh. Tsaka yung tulog niya maiksi lang, mga 4-5 hours. Tapos kahit nag-sleeping pills ka, pinipilit niya matulog yung utak mo, pero kung marami ka talaga iniisip, di ka pa rin makakatulog. Tsaka ang problema ko lang sa sleeping pills, baka maging lasing ka eh. Yung antok na antok, lasing na lasing sa sleeping pills, baka paglakad mo matumba ka pa. So, ingat pagpuyat sa tulog. So, sana po nakatulong tong tips natin. Mga 10 to 11 tips na gagawin para makabawi tayo sa tulog. Okay, thank you so much. Salamat po. Share po natin sa ating mga